Mga kaibigan, eh, masaya kami rito. Eh. Kain lang kami ng kain. Ha? Iba, wala makakain. Eh, akalain ninyo, yung bata, oh, nakita niyo. Nagsumbong sa lola niya. Sabi nung bata doon sa lola niya, Nay, wawa naman tatay. Bakit, Anya? Wala nang kain, wala nang makain. Ha? Oo, wala nang makain tatay, pati nanay kain. Buisit. Umpisa pa lang eh. Ito raw mga cyber troll. Yung mga troll sa internet, ano ho? So, mga salot din sa lipunan ito. Mga kaibigan. Eh, ano ho ito, mga pinangalan ng ano eh, mga predators. Ng ano, ah, ng, ito'y mga ano, worst digital predators of press freedom. Mga kaibigan, ano ho, ito yung mga kalaban ng press freedom talaga. Tsaka ito yung mga kwan eh. Yung mga sumisibasib eh, sa kalayaan eh. Kamukha din natin, nagtatalo-talo tayo on every issues, on many issues. Sa maraming pagkakataon, ha, hindi tayo, ang media, may mga sinasabi ang iba laban sa media, sa politika, o media laban sa politiko, politiko laban sa media. Ganun din doon sa ibang bansa. Kaya lang, ang pinaka dapat ninyong isipin, yun, nakakabuti yun. Yung minsan, ha? Wag lang yung personal. Kung issue talaga pag-uusapan. Oh. Eh, ngayon, nakakabuti kasi yung palitan ng mga paliwanagan, ha, mga kaibigan, sa isang demokratikong bansa. Yun lalong nagpapalinaw sa issue para makabuo ng isang tamang hakbang. Kailangan ng gobyerno ang bumabatikos. Tandaan nyo yan. Ha? Pag ang gobyerno walang bumabatikos, hindi na makakabuti sa kanya yun. Dadating ang araw, magiging malagim ang wakas ng isang gobyernong ganon na sinusupil na ang pagpuna. Ha? Makakasama yun. Alam nyo yan, sa kasaysayan, nangyari yung mga ganyan. O. Eh ngayon, kung susupilin mo yun, sabi ko nga sa inyo eh, isa lang ang nagpabago ng aking isipan para mapapumabor na rin. Dahil una, wala ka naman magagawa. Ha? Para sumang-ayon na rin dun sa 1987 Constitution ni Cory Aquino. Oh. Bakit? Dahil dun sa provision sa saligang batas na gumagarantya sa malayang pamamahayag at pagsasalita. Eh, ang problema ngayon, mga kaibigan, maraming nagmamagaling, 'di ba? Kaya yung mga iba, ano eh, hindi nila alam, labag na sa yung ginagawa nila, hindi na naiintindihan, no? Labag na sa kalayaan, 'di ba? Lalo na yung gumagamit ng social media ng irresponsible. Ha? Kung makapagparatang, akala mo, nag-research eh. Ang ni-research yung personal eh, na buhay. Eh, chismis yun. Chismosa ka. Mapaghatid, dumapit ka. Di ba? Hindi ka kailangan. Social media. Dapat maging social responsible media kayo. Di ba? Mga kaibigan. Although, handa kang humarap sa consequence. Katulad na nasa media. Eh, bakit yung mga nasa media kung sino-sino binubulgar? Tama yun. Pero, yung pagbubulgar na yun, may panganib yun.
Ano yun? Oh, yung libel. Alam ng media yun. Na any moment, pwede kang kasuhan ng libel. Diba? Pagka may binulgar ka, sinulat mo. Oh, lalo print, diba? Oh, mga kaibigan, sinulat mo. May panganib yun. Alam nung nagsulat yun. Pero bakit niya tinuloy ang pagbubulgar? O bakit niya ginagawa ang pagbubulgar? Ito'y para doon sa mga responsabling media. Kaya niya ginagawa yun sapagkat alam niya na maipagtatanggol niya ang kanyang mga isinulat laban sa posibleng pagkakaso sa kanya. Bakit siya meron nun? Paano meron siyang pinagdaan ng proseso bago niya isinulat ang isang bagay na kanyang ibinulgar? Halimbawa, ano? Meron siyang dokumento. Yan. Meron siyang mga in-interview. Yan. Eh, ikaw, sino yung in-interview mo? Yung anino mo? Tapos nagpopopos ka sa social media. Diba? Oh. Eh, kung saan-saan tayo napupunta. Pero dito kay Duque, bumalik tayo. Etong si Duque, sabi niya, I serve at the pleasure of the president. Tanong eh, nasan si Delicadeza? Ha? Naiplas na ba sa inodoro? Ayan ang kinakalimutan ninyo eh. Alam nyo, kung ang mga matitinong bansa eh nangangatwiran ng katulad ng katwiran ng mga damuho rito sa gobyerno na I serve at the pleasure of the president, mga kaibigan, eh puro ganyan lagi. Pero ang totoo, ayaw umalis sa pwesto, di ba? Yun ang dahilan. Oh. Eh kung yung mga bansa na mauunlad at kilalang mga mararangal lang ang pagkatao ng nasa gobyerno, nagpapahalaga sa kanilang reputasyon, mga kaibigan, eh kamukha ninyo, kurap na lahat yan, pati Japan, mga kaibigan, siguradong kurap na bansa na yan, kung ang katwiran yan, I serve at the pleasure of the president, mga kaibigan, di ba? Eh kaya doon pagka naakusahan, ha? Hindi niya pa dinidepensa sa sarili niya. Kahit na sa sarili niya alam niyang wala naman siyang ginagawang mali, katulad yung ginagawa kong example palagi sa inyo, yung to kasi kamakailan lang, last year lang to eh. Yung isang hapon na namigay sa kanyang mga constituent, di ba? Ng melon tsaka alimango yata, no? Oh, mga kaibigan, tsaka nag-abuloy sa patay, nag-aabuloy sa mga patay. Abay, isinulat siya. Yun daw eh, may paglabag daw yun sa election code nila. Oh, mga kaibigan, nag-resign agad. Ha? Hindi naman sinasabi doon sa balita na yung pera ng gobyerno, ginagamit niya doon sa mga ipinamimigay niya galing sa pera ng gobyerno. Wala sinasabing ganun. In fact, mayaman yung tao eh. Oh, may pera yung kilalang may pera yung tao. Oh, hindi pa sinasabing ganun. Nag-resign na kagad. Hindi na siya nagpaliwanag na hindi galing yan kasi kahit ginawa ko yan, hindi niya sinabi yun na kahit ginawa ko yan eh. Hindi naman pera ng gobyerno yan. Pera ko naman yan eh. Di ba? Eh dito, walang hiyap eh. Nagnanakaw na, sasabihin, hindi pa pera ng gobyerno eh. Eh paano ka nagkapera ng ganyan? Dati ka naman walang pera. Yun ang masama pa rito, karamihan sa mga magnanakaw. Mga dati, wala naman pera. Dati, wala naman magagarang sasakyan. Napunta lang sa gobyerno. Nagkaroon ng mga negosyo. Kita mo mga pamumuhay. Tulad yung Estrada family. Saan kukuha ng pera yung mga yan kundi sa politika? Oh. Di ba?
mga kaibigan, no? Ganun na example.